base. He needs to jump the sun for a throw down. Kumusta mga idol? James Mace, isa sa may malaking naiambag sa Grand Slam noon ng Sanmig Coffee Mixers. Import na hindi nakitaan ng ganung kataas na expectation ng mga PBA fan nung una. Pero nabigyan pa rin niya ng kampiyonato ang kanyang team na napaglaruan niya dito sa ating pambansang liga. Kung si Marcus Blakely ang Mr. Everything noon ng team, si James Mace naman ang Mr. Everywhere dahil napakasipag nga nito, mapadepensa man at opensa. Ayon nga kay Coach Tim Cohn ay pinaghalo nga siyang Marcus Blakely at Denzel Bowles. Halina't balikan natin kung paano siya nakapasok at ang naging kwento niya sa PBA. At pag-uusapan na din natin mga idol ang mga dahilan kung bakit hindi na siya nakabalik pa. Bago natin yan simulan mga idol, kung bago pa lang kayo sa ating channel ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-hit nyo na din ang notification bell button mga idol para lagi kayong nakaabang sa ating mga bagong videos. Mga idol, simulan muna natin sa umpisa. Si James Dixon Mace, o mas kilala sa pangalang James Mace, ay ipinanganak noong March 6, 1983 sa North Carolina. High school pa lang nitong si James Mace ay halimaw na talaga siyang maglaro, kung saan nag-average siya sa buong karir niya sa high school ng 19.8 points at 11.9 rebounds per game. Produkto nga itong si James Mace ng Clemson University sa NCAA Division 1. 2008, matapos nga ang naging karir niya sa college, ay sinubukan niyang pumasok sa NBA. Pero sa kasamaang palad ay hindi siya napabilang sa NBA draft noong taong yon. Pero matapos nga yon ay marami pa ding mga team na kumuha sa kanya para maglaro sa NBA Summer League. OKC, Utah Jazz at Brooklyn Nets. Malaking pagkakataon sana yon para kay James Mace, pero hindi pa rin nga sapat ang pinakita niyang performance doon, kaya kalaunan ay winave agad siya ng huling team na napaglaruan niya sa Summer League. Matapos ngang mabigo sa kanyang NBA dream ay naglaro na lang itong si James Mace sa iba't ibang liga sa labas ng bansa, tulad ng China, Korea at marami pang iba, hanggang napadpad na nga siya sa PBA matapos siyang kuning import ng Sanmig Coffee Mixers noong 2014 Commissioner's Cup. Gaya nga ng sinabi ko kanina mga idol, hindi nga ganon kataas ang expectation ng mga PBA fan dito kay James Mace, at nakita naman natin yon dahil hindi niya nga nabuhat ang Sanmig noon sa elimination. Nasa pang-anim na pwesto nga lang sila matapos ang elimination round na may apat na panalo at limang talo. Muntik pa nga silang malagay sa twice to win disadvantage. Napakababa ng naging performance ni James Mace sa elimination kung ikukumpara sa mga nakasabayan niyang import noon, kung saan nag-average nga lang siya sa elimination round ng 15 points, 6 rebounds at 2 assists sa loob na yon ng 32 minutes na playing time. Pero matapos yon mga idol ay ginulat nga ni James Mace ang buong PBA, lalo na ang mga Sanmig fan noon, kung saan malaki nga ang binago ng laruan ni James Mace sa playoffs. Naging agresibo nga ito mga idol, mapadepensa man at opensa. Lumabas nga bigla kay James Mace yung sinabi noon ni Coach Tim Cohn na pinaghalong Marcus Blakely at Denzel Bowles. Pero alam nyo ba mga idol na bago magsimula ang playoffs ay pinag-isipan noon ng Sanmig na magpalit ng import, pero sinugal pa rin ni Coach Tim Cohn at buong Sanmig itong si James Mace. Tama nga ang naging desisyon noon ng Sanmig mga idol, dahil hindi nga sila binigo ni James Mace at dinala nga sila nito sa championship. Sa pangunguna nga ni James Mace ay tinalo nila ang Alaska sa first round sa 3 games
pinalo din nila ang L21 sa semi sa 5 games. Kaya nakaabot sila sa finals kontra sa undefeated noon na Token Tex na pinangungunahan noon ni Richard Howell. Sobrang lakas nga ng lineup ng Token Tex noon, mga idol, dahil simula elimination hanggang nakaabot sila ng finals ay hindi nga sila nakatikim ng talo. Kaya naging dahilan nga yon kung bakit kay Richard Howell napunta ang Best Import Award ng conference na yon. Pero hindi nga nagpasindak doon ng Sanmig at sa tulong na nga din ng kanilang import na si James Mays ay tinalo nila ang Token Tex at tinapos ang final series sa 3-1 lead. Nag-average si James Mays sa final series na yon ng 15.7 points, 13.2 rebounds, 3.8 steals at 2.2 blocks per game. Hindi man napunta kay James Mays ang Best Import Award ng conference na yon, ay lamang pa din siya dahil sa kanya pa rin napunta ang kampyonato, di ba? Sa mga naabutan ko, mga idol, respeto kila Denzel Bowles at Marcus Blakely ay para sa akin si James Mays na siguro ang pinakamahusay na naging import ng Purepoods franchise. Para lang naman sa akin yon, mga idol, pero kung against kayo, sa opinion ko ay malaya din kayong magbigay ng inyong opinion sa comment section. Matapos ang magandang karir ni James Mays sa PBA, mga idol, nasaan na nga ba siya ngayon? Bakit hindi na siya nakabalik pa sa PBA? Ito nga, mga idol, ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi na siya nakabalik pa. Una, mga idol, ay sa schedule. 2015 Commissioner's Cup ay inaasahan nga ng mga Sanmig fan noon ay si James Mays pa rin ang kukuning import ng kanilang team para depensahan ang titulo. Pero sa pagkakataong yon ay nakakuha na nga ng kontrata si James Mays sa China. Mas mahabang kontrata at mas matagal kung ikukumpara sa PBA na isang conference lang. Yung kontrata niya noon sa China ay isang taon at pwede pang madagdagan. Habang sa PBA, yung isang conference ay aabot lang sa 3 buwan at hindi na siya pwedeng kuning import sa sunod na conference dahil alam naman siguro natin na every conference sa PBA ay may height limit ang import. Maghihintay pa siyang matapos ang 2 conference bago siya makabalik. Parang trabaho lang naman yan, mga idol eh. Mas maganda yung mas mahabang kontrata at mas matagal para hindi ka mabakante, di ba? Dahil sa PBA, mga idol, kung maglaro ang isang import ng isang conference ay posibleng mabakante sila pagkatapos, lalo na kung kompleto na ang mga lineup na gusto nilang mapaglaro ang liga. Sa mga sumunod na taon at conference, mga idol, ay hindi na nga nakabalik pa si James Mays sa PBA. Sa China at Korea na nga lang siya tumanggap ng mga kontrata. Sa ilang taon ang nakalipas matapos siyang maglaro sa PBA ay sa China at Korea na nga lang tumakbo ang naging karir niya sa basketball. Nung naglaro nga siya sa Korea ay nakalaban niya doon ang ex-import din ng Magnolia na si Ricardo Ratley. Pangalawang posibleng dahilan kung bakit hindi na nakabalik si James Mays sa PBA ay yung salary. Alam naman siguro natin lahat, mga idol, na mas malaki yung sahod sa China at Korea kung ikukumpara sa PBA. Sa PBA kasi nasa 1.1 million pesos ang kinikita ng import kada buwan, habang sa China ay aabot ng 10 million pataas ang kinikita per month. Ganun nga kalaki ang agwat ng kinikita ng isang import, mga idol, sa PBA at China. Well, hindi naman natin masisisi ang import sa kanyang naging desisyon dahil yung kapwa nga nating Pinoy na si Terdy Ravena ay mas piniling maglaro sa Japan kesa sa PBA. Hindi ko naman sa binababa ang PBA, pero maging practical na tayo, mga idol, na mas maganda talaga at mas masarap maglaro sa mas malaking liga kung may opportunity lang naman, di ba? Pero kahit na ganun, marami pa rin mga import na mas pipiliing maglaro sa PBA kahit hindi ganun kataasan ng sahod, especially Justin Brownlee.
Isa pang dahilan, mga idol, ay napamahal na kasi si James May sa Korea at China. Sa ngayon, naglalaro itong si James May sa China sa kupunan ng Shandong Heroes. At sa ngayon nga ay malabo na sigurong bumalik pa si James May sa PBI dahil hindi nga ito nagpapakita ng interes. Di tulad ni Ricardo Ratliff na may potensyal pang makabalik. Malabo mang makabalik si James May sa PBA, mga idol, ay isa pa rin siya sa mga hindi malilimutang import ng Pure Foods franchise dahil isa nga siya sa may malaking naiambag sa Grand Slam noon ng Sanmig Coffee Mixers. Yun nga, mga idol, ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi na nakabalik pa si James May sa PBA. Kayo, mga idol, ano sa tingin nyo ang posibleng dahilan bakit hindi na siya nakabalik pa? Comment nyo na lang sa baba, mga idol, at babasahin natin lahat yan. At kung gusto nyo din mapanood ang kwento ng inyong mga iniidolo, dagdag nyo na lang sa komento nyo at gagawan agad natin yan ng video. Pero bago yon, please like, share, and don't forget to subscribe. This is Fleet Trends, mga idol. Salamat sa panonood. Thank you.